Once again ulit mga ka-teach, andito na naman si Code Reader para mamahagi sa inyo ng mga simple lecture content. Nang sa ganoon, makuha na ninyong idea ang mga sinasabi ko at may apply ninyo sa mga area ninyo mga ka-teach kung may mga ganito kayong plastada. Kung mapapansin ninyo, andito ang mga puno ng anahaw. Ginamit ko lang sa illustration ko na ito ang mga picture dahil para masundan ninyo ang mga sasabihin ko. Pinamagatan ko pala itong top 10 treasure landmark old tree. At ngayon, nandito na tayo sa pinaka top 9 anahaw tree. Ayan mga ka-teach. Alam naman natin ang lahat ng mga ka-teach ang anahaw. Ito yun. Ayan. Bakit nasali ko ito sa pinaka top 10 na ginamit ng landmark? Dahil may pagbabasihan ako na dalawa nito mga ka-teach. Base sa actual exploration ko at saka sa nakita kong treasure map mga ka-teach. Unahin natin ang actual na exploration ko. Ngayon, may ilang area na ako na kung saan-saan ang lugar ako napunta. May ilang area ako na napansin mga ka-teach. Kung saan, nandoon pa ang lumang puno ng anahaw na sobrang tagal na mga ka-teach. At yung area na yon mga ka-teach, mismo mga taga doon na nakausap ko na sobrang tagal na daw talaga ang puno na yon. Mismo mga ninuno pa nila nakapagsaling kwento na kung saan may namamalagi na mga Japanese Imperial Army noong World War II mismo malapit sa puno. Ngayon, dinikot ko ang area mga ka-teach dahil ilan lang naman ang mga sign ang ginamit talaga mga puno tulad ng anahaw at may counterpart siya na lumang puno mangga kung saan bonsai. Positive ang area mga ka-teach pero portal ng tunnel papasok sa loob ng bundok. Tapos sa Mindanao naman, medyo maganda-ganda pag walang bundok mga ka-teach at patag ang area. Halimbawa tulad nito may anahaw, patag ang area at saka malayo ang kabundukan, hindi siya naging paanan ng bundok. Maganda mga ka-teach dahil sa bandang bukid noon sa Mindanao, nakuhaan na ng dalawang alam niyo ba yung Jaap Silyasi? Ang tawagin sa amin ay parang tibud or jar. Around 12 feet lang ang lalim mga ka-teach. At maraming area din sa Mindanao nakakuha pag patag ang area at may lumang puno ng anahaw. Pero ang kailangan din talaga mga ka-teach, may history ang area. Yun lang ang pabor doon at magandang i-explore. At saka pag mga patag, hindi ganun kalaliman mga ka-teach. Nasa 12 feet to 18 feet lang ang tansya ko dyan mga ka-teach. Dahil sa mga area na punta ko sa Mindanao, tulad sa bukid noon, 12 feet lang sa kanila mga ka-teach. Ngayon, sa Luzon, napansin ko lang mga ka-teach, pag nasa paanan siya ng bundok, halimbawa, ito yung anahaw sa mga area ninyo at may bundok dyan, hindi kalayuan, palagay natin mga 30 to 50 meters lang, paakyatan ng bundok. Ibig sabihin, ang plastada na nito nasa paanan siya ng bundok. Tunnel yan mga ka-teach. Ngayon, doon naman tayo sa sinabi kong sa pangalawa kung saan may mga napansin din ako, nabasa ko sa mga original map, Japanese treasure map mga ka-teach. Meron at meron talaga ang mga anahaw na sa mapa nilalagay nila mga ka-teach. Hindi mawawala. Tulad na sinabi ko kanina, kailangan din na may history ang area ninyo. Kaya nakabilang ito sa top 9 kung saan sa treasure landmark old tree. Yun ang anahaw na ito. Ang nauna nito ay Miim, ang pinaka top 10. Ngayon nandito na tayo sa top 9 at susundan pa natin ito mga ka-teach hanggang sa top 1. Ayan lang mga ka-teach ang mapapayong kaibigan ko sa inyo. Kung sakaling may mga ganito kayong puno at may history, positive ang area niya mga ka-teach. Pero dalawa ang pagpipilian ninyo. Patag na area, makakita kayo ng mababababaw dyan mga ka-teach. Hindi abot ng 18 feet. At kung hindi siya patag, malapit siya sa paakyat ng bundok o paanan siya ng bundok. Medyo mataas din ang bundok na yan. May kapari siyang tulad niyang mangga. Bunker yan mga ka-teach. Pintuan ng bunker ang matatamaan nyo dyan. Dahil ang mga load sa area na yan, nasa loob mismo ng bundok. Kung may giveaway man, wala dito sa malayo mga ka-teach. Hindi tulad ng kapatagan. Halimbawa tulad nito, patag.
ang gibawin niya, no, mismo deposito na mababaw, hindi magkalayo dyan sa puno. Dahil yung napuntahan ko mga teach, within 7 meters lang mismo sa puno, ang nakuanan, 12 feet ang lalim. Ipalagay na lang natin, nasa 18 feet. Basta sigurado mga teach, walang problema, mababaw lang yan ang 18 feet mga teach. Pag mga patag, pero pag mga pabundok, kahit nasa paanan siya ng bundok, basta may bundok ang area, hindi kalayuan ng 50 meters, tunnel at tunnel ang matatamaan nyo. Walang giveaway dyan, kundi malayo, hindi bababa ng 100 meters simula sa puno dito. At ibang sign ang ginawa doon mga katits. Ito ang ginawa sign ng pang entrance ng mga bunker tunnel papasok sa bundok. Ayan mga katits. Okay, sana nakuhaan niyo ng aral mga ka-teach, ang mga simple lecture ko base ito sa actual na exploration namin mga ka-teach. Kung saan sa lugar na ako napunta at may pagbabasyan talaga ako mga ka-teach. Sana may apply niyo sa mga area ninyo. Nang sa ganon, may dalawa kayong pagpupilian, sa patag at saka sa may bundok na area sa puno ng anahaw. Ayan mga ka-teach. Kung ginamit yan na landmark mga ka-teach at may history ang area ninyo. Maraming salamat mga ka-teach sa lahat, and God bless. Thank you mga ka-teach.